hintay lang tayo ng ibang viewers, guys. So, i-upload ko kasi ito sa YouTube, no? Itong tambayan natin ngayong gabi. So, medyo mga meron tayong mga pasabog na naman ngayong linggo. So, every Sunday na mag-live video na lang ako every Sunday para sa mga katanungan ninyo. Hintay lang, ha? Huwag. Paano ko ba makikita yung inyong comments? Ayun, nakikita ko na. Yan pala lumalabas. So ngayon, guys, pasabog talaga ng mga online loan apps na magtitindi nila, no? Napapansin nyo, antinde. Sobrang nakakatakot sila. Ulitin ko, guys, huwag kayong matatakot. Pinapaikot niya lang yung utak niyo, pinapa-stress niya lang kayo. Ha? Uulitin ko, basta sundin niyo ako na huwag kayong magbayad. Relax lang kayo. Huwag kayong magbabayad ni Cinco. Okay? Minahon lang kayo, huwag kayong mag-hysterical diyan. Ang kalaban niyo kasi yung contacts niyo, yun doon kayo titirahan sa Facebook account. Kaya sa GC natin ang ginawa ko sa inyo, 'di ba? Sabi ko, i-private niyo yung Facebook niyo. Okay? Paki-private. Okay? Yung account ko na Nathaniel, yan ang mag-view sa inyo kung private o hindi. I-add nyo si Rocky Caparal, isang kong account, i-add nyo siya, tapos mag-subscribe din kayo sa YouTube channel ko. Sana naman, pakidamihan. No? So, guys, sa bagong GC, may bago kaming GC eh, kaso overload na kasing Estapador GC, so may ginawa kong bagong GC. So, yun, mga newbie yun, mga bago. Alam niyo, guys, na lulula ako sa nangyari. Alam niyo ba? Diba? Tignan niyo, ha. Tignan niyo, guys. Last week nag-loan ako sa big loan at sa peso pa utang yata yun, guys. So, partida. Ha, partida, naka-open lahat ng mga ano ko, ha. Binigay ko Facebook ko, real name ang ginamit ko, lahat pinasa ko 'yan. Approve. So, lumipas na 'yung isang linggo ngayon. Guys, nagte-text blast na sila sa contacts ko ng ganyan, presyo ganito. Hey, text blast na yon, guys. Sa Facebook, wala pa kasi binigay ko nga Facebook ko, wala pa akong nakikita ng mag-text sa akin. Okay. Una sa lahat, guys, hindi ako natatakot. Pampante ko. Alam nyo kung bakit, guys, 95% ng contacts ko is fake. Ha? Fake, sabihin peke. Okay, at 5% dyan tunay. Yung 5% na yon pinadala nila ng sakto, pinadala nila ng mga text blast. Pero anyway, hindi naniwala yung mga contacts ko. Simple lang ang pagpapaliwanag ko sa kanila. Kaya sinabi ko sa inyo, isang taong ko nang ginagawa ito, hindi ako natatakot. Okay, pinaglalaroan ko na lang ang mga loan apps na to. Guys, gusto ko ganun kayo katapang. Huwag kayong masyadong nababaliw na. Gagawa natin ng paraan yan. Anyway, sa inyo, guys, ang dami nyong nag-chat sa akin. Ang dami nyo, guys, hindi ko kayang isa-isa kayo, i-chat ko isa-isa. Ang hirap, guys. Lalo na kung marami, may trabaho. Pasalamat kayo linggo ngayon kasi may time ako para sa inyo. Pero guys, ang dami ninyo. Ang hirap maglaan ng oras. Kaya guys, sana naman, no, yung iba sa inyo, yung mga bago, pakipanood lang ng aking, ano, ang YouTube channel, kasi nandun natin paano nyo gagawin yan. Kaya sinabi ko sa inyo, uulitin ko, ang dami nyo, hindi ko talaga kaya, ang hirap mag-type. Tapos uulitin ko ulit, same questions lang naman kayong lahat. Kaya nag-upload ako ng tawag ito ng video sa YouTube para panoorin nyo. Ano na nga dapat gawin? So guys, ganito, ginawa kong testing sa mga loan apps. So, kaya na sinabi ko, approve ako, nakuha ko na yung pera. After nun, guys, tinetest ko sila. Tinetest ko yung mga loan apps na yun. Wala pa akong due date. Actually, sabi ko sa 7 days. Diba 7 days ang due days? Kaila, 6 days pa lang. Nagte-text blast na. Okay, paay ka ngayon sa akin, loan app. Sorry ka. So, nabitag kita ngayon. So, paano ba yan? Hindi na kita babayaran. Okay, di wala na akong problema. So, ano ngayon ang panakot nila? Text blast. So, wala akong pakialam. 95% doon ay mga peke at 5% doon ay real, mga kaibigan ko. Okay. So, na-apekto ako? Hindi.
Kinexplain ko sa kanila, sa mga kaibigan ko, oh, hack yan. Hinak lahat nila yung aking phone. May na-download akong link at kinuha lahat ng mga info ko, Facebook ko, ginaya lahat ng mga info ko, ginamit sa scam. Okay, ganun. Pinalabas yung ganun. Okay, hindi sila, naniwala sila sa akin kasi I know na hindi ako ganun tao. Okay? So ngayon guys, yung feelings ko, hindi naman ako natatakot. Kasi pinapain ko sila eh. Okay? Takot ngayon sila sa akin. Ako, tatakotin nila, sasabihin nila sa akin. I-post sa Facebook o yung mga nganib yung mga contacts mo, sila ano yun ko. Ako, tatakotin yung ganun. Ulul. Hindi nyo ako matatakot. Dapat guys, ganito ang laban. Ah, ganun ha? Hindi ko kayo babayaran. Tapos, ang usapan. Eh. O, diba? Ganun lang kayo katapang. Huwag kayong magpapa-stress. Huwag yung basahin. Hayaan nyo sila. Ang panlaban nila is contacts ninyo. Diyan kayo titirahin. Gagawa sila ng kwento na sasabihin nila sa contacts ninyo na, oh, si ganito, si Marie, si Juan, anong scam sa amin sa kumpanya 100,000. O, diba? Ganun. Lahat ng mga contacts mo, hindi maniniwala yan. Kasi paano ko magkakaroon, kakascam ng ganun 100,000? Diba? Hindi basta-basta naniniwala ang contacts mo. Okay, kaya relax lang kayo guys. Huwag kayong masyadong magpa-stress. Okay? Hindi yun totoo. Puro gawa-gawa ng kwento. Tsaka meron ako nabasa sa chat namin, sa group chat, na sabi daw, ewan ko, nakalimutan ko panganak ko sino nagsabi eh. Pumunta raw yung online agent o loan app agent sa company. Okay, guys. Ganito, hindi yun pupunta. Okay? Sinabi lang niya para takutin ka. Sinasabi nila mga yan para mabaliw ka sa kakaisip. Ha? Kasi kung papatulan nyo yan, talo kayo. Ako, tingnan nyo ngayon, bukas meron pa akong isa. Nakaambang yan, ha? Nakaabang. Pero naka-deny na yung permission na sa akin, tsaka naka-uninstall na yung apps nila. Pero sinusubukan ko sila ngayon. Kaya sinabi ko sa inyo, wala pang due date, pero nag-test plus nila, ginawa nila, tapos ang usapan. Hindi yung pera na yun, pina-shopping ko na. Diba? Ganun lang kasimple. Guys, kaya sinabi ko sa inyo, may paraan para sila mabankrupt. Tinuturuan ko kayo kung paano sila mabankrupt. Effective yan. Kaya sinabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo guys, parang halaman lang yung mga loan apps na yan. Kapag dinidiligan mo ng pakunti-kunti, buhay yan. Okay, naiintindihan nyo? Ulitin ko, kapag dinidiligan nyo, buhay yan. Huwag yung diligan, huwag yung bayaran, kahit partial yan, huwag yung bayaran. Hindi yan lalago guys. Hanggat may tanga, okay, hanggat may tanga, dyan, sa atin, papakatanga sa loan apps. Ayun. Buhay yung mga yan. Actually, ang dami nila guys ha. Ang dami mga loan apps na susulputan. Isa ako sa lumalaban sa inyo guys. Nilalaban ko kayo. So kaya sana naman masuportahan nyo ako. Wala akong ibang maisip na paraan. Kasi guys, ganito lang ang estilo ko. Kasi pupunta ako sa NBI, pupunta ako sa NPC, sa SEC. Masyadong matrabaho guys eh. Abala din sa ano ko yun. Sa ginagawa na lang natin, tatin, dun kasi sa ano sa NBI, sa NPC, tsaka sa SEC, marami ng reklamo dyan. Kahit sa BTAG, Tulfo, marami ng reklamo sa kanila guys. Patong-patong na yan. Tayo, kung magre-reklamo tayo, madadagdagan yung kaso. Sabihin, ma-overload yung mga naka-file doon. Mabubulunan ngayon yung NPC, yung SEC, mabubulunan sila. Punong-puno na yan guys. Alam niya punong-puno. Iba dyan pag nagpumunta pa tayo, wala rin. Hindi rin nila mapapansin yan. Kasi punong-puno na. Punong-puno na sila. Kaya tayo sa ibang part, ibang way natin gagawin natin para sila mapasara. Bankruptcy. Ba? Ibabankrupt natin sila. Yun lang ang tanging paraan dyan guys. Kaya huwag kayong bayaran yung mga illegal yan. Illegal yan eh. Kaya na sinabi ko sa inyo kasi in-access nila ang data mo, in-access nila ang phone mo, criminal na yun ang pwede mong ipataw sa kanila. Malaki ang laban mo sa kaso. Kaya yung sinasabihin nila, guys, ulitin ko, yung mga demanda nila
sinesend nila sa cellphone, sa text, sa email, hindi yan totoo. Kasi walang demanda na ganun. Tapos, extortion yun. Ibig sabihin, alam mo ba ginagawa nila? O, dinimanda. Pag binayaran mo to, wala ka ng problema. Pag hindi mo binayaran to, sige, tatakotin ko yung mga contacts mo, pagpapahayin kita. Extortion yun, guys. May kapalit. Huwag kayong papayag, maging matapang kayo. Uulitin ko. Huwag kayong maging tanga. Ha? Huwag kayong maging tanga, guys. Ayun guys, paki-spread lahat ng mga sinasabi ko kasi ito lang ang tanging paraan ko para matapos yan. Ang dami nilang nabibiktima. So, totoo lang. Napakadami. Kayo, konti pa lang kayo eh. Oh, konti pa lang. Kayo may mga dyan, sobrang depressed dyan. Okay? Oh, hindi nyo alam. Matindi pinagdadaalan nila. Ako guys, kasi maraming nagja-chat sa akin, humingi ng tulong. Hindi ko rin ma-entertain ng ganon. Una, marami akong hindi. Siyempre sa phone, marami akong kachat, marami akong nagigames din ako. May oras ako pa sa sarili ko. Tapos i-check ko pa yung Facebook niya, i-check ko sa ganito. Kung legit pa, baka agent, ganyan. Siyempre hassle, diba? Masarang makain oras. Kaya sa iba sa inyo, hindi, nasisin ko na lang, hindi ko na siya na-entertain kasi nga, medyo yung time ko kasi ganun lang, limited lang. Hindi naman buong araw nandyan ako, tumutulong ako sa inyo. So, kaya gumawa ko ng GC. Iba sana, doon na lang tayo sa GC mag-usap. Kasi pag PMP, ang dami nyo, pakultuit, hirap mag-type. Ang dami nyo guys, ang hirap mag-type. So, yun nga, guys, sinabi ko, maawa din kayo sa akin. Hindi ko kayo salo isa-isa. Diba? Hindi ko kaya yon no, na paisa-isa kasi consume my time. Kasi sinabi ko, hindi naman bayad yung pagdadakdak ko sa inyo, pagkitext ko, di ba? Di ba, sana kayo kung binibigyan nyo man lang ako pang kape ko, pang ano ko man lang, di ba? Ang hirap din. Di ba? Tsaka guys, tawag dito, yung GC natin, pinaprotektahan ko yun. Kung maaari ayokong namin makapasok. Ayoko makapasok kahit sino. Gusto ko talagang tulungan lahat. Yan ang pinaglalaban ko guys eh. Tulungan kayong lahat. Di ba iba kasi, di ba? Di ba sa kanya, nagpapanggap lang. Panwari lang victim yun pero natapanggap yan. Kasi yung mga deactive na Facebook, hindi ko yan inaccept sa GC natin. Kasi suspicious nga. Okay? Ito, ganun na. Ulitin ko, lahat ng mga sinasabi ng mga loanout sa Paranaque, huwag kayong maniniwala. Ulitin ko, lahat yan, 100% kasinungalingan yan. Walang magbabayad, ni partial, ni kahit ano, wala akong magbabayad. Okay, naiintindihan nyo po sana ako. At maniwala kayo sa akin. Okay, balik tayo ngayon sa mga comments ninyo. Kasi itong mga sinasabi ko naman kasi sa inyo, in-upload ko na to sa YouTube. Iuulit ko na naman ulit. Pero tambay lang naman tayo. Ito, ang concern lang natin ngayon, kung may mga tanong kayo, sasagutin ko. So, titignan ko ngayon mga comments ninyo, guys, no? Ulitin ko lang. So, ready your questions po, guys. Sabi ni May, Orig, hello po. Hello din, Orig. Good evening, Supremo. Good evening sa'yo, Shana. Pasyon, Joanne. Hi po, sir. Hi din sa'yo, Pasyon. Sabi naman ni Lizil, hello, shoutout po para sa naka-move on na, Supremo, salamat. O, shoutout sa mga naka-move on dyan, alam nyo na kasi tinuro ko na sa inyo kung paano gagawin. Kaya sa mga bago, makinig kayo sa akin. Hilario Joyce, good evening, Supremo, good evening din. May Orig, sinabi nga sa akin, Supremo, na hindi ako nagbayad, maghanda daw ako ng 25 sa legal fees. Sa inutang ko na 4K, 25K, babayaran ko sa legal. Oh, Diyos ko, imposible po. Guys, huwag kayong tanga. Ulitin ko, huwag kayong tanga. Bakit ikaw magbabayad ng attorney nila ng mga ganyan-ganyan? Sila magbabayad, sila magpapayad ng kaso eh. Diba? Hayaan mo sila, maglabasin mo na sila ng ebidensya. Proceed muna tayo sa tamang due process. May proseso yan. Guys, una sa lahat, guys, sinabi ko sa'yo, yung mga pananakot nila, hindi yan tatalab sa akin. Kasi halatang halata ko na may mali sila dyan. Okay? Hindi ako natatakot dyan.
Okay? Sabi ni Shana, nag-stop. Oh, nag-stop ba? Okay? Hindi naman. Okay naman yun. Ayun guys, no? Tasok to, ito pala yung mga nag-comment. So, malamang hindi pa online yung iba. So, iniintay ko sana na makapanood ng aking live para ano, may mga tanong kayo. Masasagot ko. Ano? Tsaka guys, no, ulitin ko ha. Ulitin ko guys. Lagi nyong ipa-private ang Facebook ninyo. Yan ang una kong advice sa inyo. Private your Facebook. Private your Facebook. Yung contact sa phone mong madaling gawa ng paraan niya. Ang hirap pag Facebook na. Okay. Kaya lang kayo ha. Maging vigilant kayo sa mga nangyayari sa mga loan apps na to. Kung ano mga ginagawa nila. Pero huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi nila. Kinokontrol lang nila yung utak niya para matakot kayo. Ako hindi nila ako kaya guys. Ito lang. Anyway, another comment naman kay Anod Simlab. Sir, paano yun sa akin? Binigyan nila ako ng list ng FB friend ko. Yung iba friend ng kapatid ko. Anyway guys, ganito. I don't know Anod o Donna. Donna Simlab. Ganito. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha yung FB mo. Either, nung nag-loan ka, chinek nila yung FB mo. Noon pala, kinuha na nila yung FB mo. At hindi naka-private. Doon na-view na nila lahat ng friend list mo. Naunahan ka na nila. No, masyado sila mautak. Kaya maaring ganun doon na ang nangyari sa'yo. Nakuha na agad nila yung money. Kaya nga, di ba, naka-private kayo, pero nakikita ko pa rin yung wall post ninyo, yung past previous post ninyo. Di ba, nakikita ko. Kaya sabi ko, i-limit past post ninyo yung ano, sa settings ninyo. So malamang doon na unahan, pakusabon i-block kasi hindi yan totoo. Okay lang sana kung magpo-post sila eh. Pero, kasi kapag nakahanda yung line, nakawala naman ko. And pag naka-private ang inyong Facebook, guys, pag wala akong nakikita, o ako agent, ha? Ulitin ko, guys. Di ba pag binibyo ko yung account, wala akong makita. Kung ako agent, ipopost ko yung mukha mo. Saan ko ipopost? Ang tanong, sa wall ko? Sa peking account ko? Gagawa ko ng account? Ipopost ko? Sino makakakita? Makikita mo ba? Hindi. Makikita ba ng friends mo? Hindi. Kasi nga, hindi naman sila friends. Kahit ipublic ko yung post ko, kahit ipost ko yung mukha mo, ipublic ko yan, wala rin nakakakita niyan. Sino? Diba? Di makikita ng friends mo kasi hindi naman sila friends eh. Wala makakakita niyan. Huwag kayo magpapaniwala ng ipopost ako, kahit ipost niya, wala akong pakialam. Kasi sino makakakita niyan? Diba? Hindi ako tanga. Sabi ko sa inyo guys, hindi ako tanga. Huwag kayong magpapakatanga dyan. Huwag kayong magpapabobo sa mga loan apps na yan, sa mga agent na yan. Kasi halatang bobo nila. Halatang wala silang alam. Naluloko ko nga sila eh. Diba? Kayo naluloko nila. Kayo ngayon, naluloko na nila tayo. Pero ngayon, ako naman ang magluloko sa kanila. Gusto nyo, tuturo ako kayo paano sila lokohin. Intindihan nyo ako. Lokohan lang ang laban dito. Lokohan lang. Eh, naluloko ko sila eh. Nakakulimbat na ako sa kanila. Nakuha ko na yung ibang nakuha nila sa akin. Siguro, actually, hindi pa sapat yun. Hanggat kaya kong makukuha at may makukuha pa ako sa kanila. Para lang sila magsara, kukunin ko yan. Para magsara lang yan, kukunin ko yan. Yun ang tanging way ko para mabankrupt yan. Diba? Napapansin nyo guys, bakit kayo iba sa inyo nag-loan tapos disapprove? Disapprove of God. Auto-disapprove. Ibig sabihin auto-disapprove. Number one dyan is, ang factor dyan number one is wala silang pera. Walang funds. Kaya hindi sila makapag-accept ng mga nag-loans. Kapag may nagbayad na sa kanila, dyan sila mag-open ng application. So may pondo na kami, may nagbayad na sa ganito. Open sila na yung application na sa inyo. Kasi nag-apply ng loan, open. Okay? Kaya yun. Yung isa sa mga rasons. Pangalawa, mga rasons siguro, eh mga previous records mo, baka nakuha nila. Kasi malamang mga sister company or isang company lang, lending company, pero dami nilang loan apps. Ano nangyari?
So, basa ulit ako na comments ni Eheds Angin Son. Okay? Tulungan tayo, yun lang. Okay, huwag kayong magkalala. Tulungan lang. Napansin ko lang po, sir, ang sabi nila, kami na ba ang tutulong sa iyo para makabayad ka? Tapos ito pang account ko kasama sa list. Diba? Wag ko. Huwag kayong magpapaniwala. Guys, hindi yan totoo. Diba sinan ka sa GC natin yung paano kung sumagot? O ngayon, sa big loan tsaka sa sa pautang ng loan ko, paano ba yan? O, hindi na ako magbabayad. Dahil napain tuloy kita. Pinapain ko lang sila eh. Sa totoo lang, pinapain ko lang sila. Nahulog naman sila. Ganun lang ang labanan, guys. Uulitin ko, guys, maging matapang kayo. Guys, sinabi ko, guys, ulitin ko, secure your contacts. Nakukuha nila lahat yan. Wala ko pa kailan, kahit mag-text pa siya kasi mga pege naman yung mga ko eh. Alam nyo, guys, ganito, kayo sa GC ko, kunin nyo lahat yung mga numbers. Wait. Yung mga numbers ng mga agent na yan, kunin nyo lang yan, i-list down nyo. Tapos pag mag-load kayo, i-display nyo sa ano, i-display nyo sa tawag dito, sa contacts ninyo. Ay, ano sila mangharas? Naglagay din ako ng mga number ng mga government agencies, NBI, police station, gano'n. Diretso na. Siyempre kapag nakatext ng text blast yan na, o papapatay ko yung anak mo, gano'n. Ayari ka. NBI na, NBI number yon, nakaharap ko. Tapos ka ngayon, investigahan ka. Diba? Hayaan nyo sila kaya nga guys. Nag-research ako ng mga government numbers. Mga cell numbers. Yan. I-display ko yan. I-display nyo sa contacts ninyo. Pag nadaanan ng text blast ng pagbabanta ng buhay yan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang sila. Ganun lang kasimple. Diretso yan, investigation. Hindi na tayo pupunta doon. Pupunta pa tayo NBM, papayin tayo ng kaso. Diba? Doon pa lang, dumiretso na eh. Siyempre, investigador yun. Diba? Kailan siya. Investigahan siya. Diretso na. Oh. Investiga agad yun. Na-triangulate yung location yun, kung nasan yun. Diba? Yeah, guys, pag mag-ano kayo, sabi ko sa inyo, meron tayong plano eh. May pinaplano natin sa kanila. Ganun lang kasimple. Kung gusto niyo mabawi pera ninyo, alam niyo yung strategy ko, di ba? Tinuturuan ko kayo. Insecure niyo muna ang contacts ninyo, tsaka FB niyo. Para hindi kayo maunahan. Kahit binigay ko pa FB ko, wala namang text nila sa akin. Walang chat, wala pa naman as of now. Pero ihintayin ko yun hanggang bukas. Kasi wala ba silang makukuha dun. Totoo lang. Bahala sila dyan. Mag-email yun siguro. Alam ko kung kaya mag-email. Hanggang email lang naman sila. Ang nila naman kaya nila mag-email. Wala akong pakialam. Pag mag-email, hindi ko binabasa yung email. Hindi ko kasi binabasa yung text. Pag nag-text plus yun. Hindi ko binabasa yun. Wala akong pakialam. Basta ako hindi ko babayaran. Tapos, kampante ko kasi most ng mga contacts kay Peke, 95% dyan Peke. Tignan niya, Peke yan. At 5% lang na tunay doon. Ito wala akong pakialam. Diba? Kaya ako di ako tatakot. Kayo guys, sana ganun kayo. Nandun na kayo sa sitwasyon na kasi kayo, hindi niyo kasi napagandaan. Hindi niyo napagandaan nga na kaya, ganun na lang kayo natatakot kasi ako pinagandaan ko kaya alam po gagawin ko isang tamo ng ginagawa ati ngayon pa akong matatakot ano ba o kayo ba saan kayo huwag rin kayo matakot kasi pinibilog yan ang utak ninyo naiintindihan nyo na. Guys, kung hindi nyo kaya talagang harapin, kasi nandyan na kayo eh, kung hindi nyo kaya harapin, may ako tatawag sa contacts ninyo. Explain ko sa kanila yan.
Siyempre naman, gaya ng sinabi ko, ulitin ko, hindi naman pwede, tatawagan ko na lang basta-basta yan, na libre. Di ba? Tutulong ako, basta may limitasyon. Hanggang dito lang ako. Hindi itulong ko itong video na to, lahat ang advices ko, sundin nyo. Kung hindi nyo pa talaga kaya, kung kailangan nyo talaga ng time ko, you have to pay my time. Kasi, gaya sinabi ko, ang dami ninyo. Tapos lala pa yung oras, pag-aksaya ako ng boses, kakausapin ko, load ko pa, ako mag-load sa sarili ko, diba? Yang hiya naman ako sa iyo, no, hingi ka ng tulong sa akin, tapos sagot ko pa lahat. Diba? Salaman ako pang kape sa inyo. Actually, ayoko kung maaaris, panoorin nyo na lang kasi yung aking YouTube channel. Nandun marami ko. Dun pa lang, maiindihan nyo na lahat. So, no need to ask my advice na personal or one-on-one. Kahit panood ka lang ang YouTube ko, maiindihan mo. Malamang sa inyo kasi hindi nyo pinapanood eh. So, hindi nyo pinapanood. Naging ano lang kayo. Tamad kayo manood. Subscribe lang kayo. Pinanood nyo, hindi nyo naman tinapos. Tapusin nyo kasi nandun yun. Okay? Ano pa guys? Kaya pa guys, may mga questions pa ba kayo? May mga questions pa. Kaya relax lang. Kasi yun lang ang ating panlaban sa kanila eh. Pabanktrap sila. Sobra ang tingin nila. Okay? Good evening din sa iyo, Simonet, alam ko pangalan mo, no? Simonet, ano pa? Ampliyado mo? Voter, tama? Okay. Good evening. Ano pa guys, kung may mga tanong kayo, hopefully sana lumakas na loob ninyo, maging matapang kayo. Yung mga ganyan kasi guys, tinatawanan ko na lang, hindi mo ubra sa akin. Hindi mo obra sa akin yan. Okay? Isang taon na eh. Nung last August, actually August yun guys. August, 2020 August. September, October, November, December, January, February, March na ngayon. March, 7 months na. Yung sa limang ulan yun, sabay-sabay approve sa akin. Real name ko paggamit ko. Di ba all, sabay-sabay yan. Ako yung bataw. Titingnan ko lang sila. O, sige, mangharas ka. Tignan ko lang ngayon. Hindi ko kayo babayaran isa-isa. Actually, guys, hindi ko sila na mangharas. Hindi ko sila, wala ko nabalitaan sa kanila. Hindi ko alam. Siguro effective nga yung ginawa ko. Yung pagkakuha mo ng pera, denied mo yung agad yung access at install. Ganon. Siguro, yun nga siguro effective. Wala akong narinig sa mga kainis yung mangharas. Kalima yun, ha? Limang wala yun. Pero wala akong narinig. Out of lahat ng contacts ko, wala akong narinig na, may ganun sa ganyan. Ngayon lang, ulit, nung na-approve ako. Ngayon lang. Diba? Limang wala yung, actually, napakadami niya. Hindi nila ako makontakt. Siguro, the reasons kasi kaya hindi nila ako makontakt kasi sa work ko naman, walang signal. Kaya hindi nila ako makontakt. Tsaka si Pondolon guys, natatawa ako sa kay Pondolon. Noon doon yung tawag dito nung last year, September. Kasi dati kong kampanya, tinawagan talaga nila. Tapos sabi sa akin ni Pondolon, oy, ang kapal ka pala man ang mukha mo, alam na namin yung history mo, kaya ka pala natanggal sa trabaho kasi di bad record ka sa kumpanya mo. Ganun. Nireply ko, sorry ka. Sabi ko sa iyo, di ngayon. Ano ngayon? Sabi ko sa inyo. O, wala na ako dyan, paano nagagawin mo? Makakasigil ka ba? Sabi ko ba? Eh, wala na talaga ako dyan. Okay, sorry ka na, tapain kita. Iyak ngayon si Pondolon. Dapat kasama nun si Start Loan. Dalawa sila mabibiktim ako. Dalawa sana sila. Eh, si Pondolon ang nabiktim ako. Eh, sayang, diba? Hindi ako nakatikim. Sayang, hindi ako masyadong nakatikim ng harassment ni Pondolon. Ganun lang. Hanggang doon lang sila. Hindi mo bra. Hindi mo bra yung pananakot nila sa akin. Hanggang takot lang, kahit sinabi ko sa'yo ha, limang loan apps yun last year, sabay-sabay. Siguro lahat ng paranakot gagawin nila sa'yo. Wala akong binayaran dyan ni isa sa kanila. Ano sila sinaswerte? Hindi ko sila binayaran, silang bayaran.
mahayop sila. Sinabi na, sa ulapan Judith, pila ka test ka stress sila. Huwag bayaran. Hindi ba? Okay, basa ulit ako ng aking comments. So, sabi naman ni Marville. Okay, si Manville. O Helen, isa ka pa, makulit ka eh. No, sir, tumawag kasi yung asawa ko, yung isang Ola agent niya. Tapos sabi daw sa kanya, nagbago daw ako ng account. Tapos ang tinawagan daw naman, posible ba na hack nila FB ko? Ulitin ko ha, Helen, isa ka pa maingay ka, kulit mo eh. Helen, hindi nila ma-access sa account mo. Hindi nila, imposible nila ma-pull account mo. Alam kung bakit? Kasi, una sa lahat, ikaw lang nakakaroon ng password ng FB mo unless kung binigay mo yung password ng FB mo. Unless kung ikaw nagbigay ng password ng FB mo. Malalaman talaga nila yan. Kaya lang na lang sinasabi na, kaya sinasabi nyo na hinak kasi nakukuha nila yung FB friends mo, list mo. Kasi noon pa lang, sabi ko yung sinabi, so hindi nga naka-private FB mo, kaya kinukuha nila. Okay? Kinukuha nila yun. Nabiview nila yung FB friends mo. Tapos i-screenshot nila, i-isa-isahin nila yun, i-save nila yun kung sino yung friends mo. Diba? Hindi posible yun. Huwag ka maniwala na na-hack. Unless kung binigay mo yung password. Tapos, comment kay Paolo. Paolo, nandyan ka ba ba? Okay. Good evening sa'yo. May orig, nangyari na po ba sa inyo na pinatawag po kayo sa barangay o sa workplace ninyo? Okay, ulitin ko may ha. Sa 40 o less than 40 o 30 plus na Ola, ni isa walang nang gumawa sa akin yan. Ni isa walang lakas ng hangingan. Yung una nun mo supremo, dumating rin ba yung naharas ka ng sobra tulad ng mga stress ngayon, ilang buwan inabot bago sila manahimik? Guys, isa-isahin ko ah. Ang naka ano lang sa akin, matindi lang si Fast Cash. Fast Cash, dalawang tao lang ang naka-receive nun. Pero in-ignore lang nila. And there is wala na akong balitaan. Si Lone Champ, kaibigan ko, dinid ba lang sila? Spondolone, yun lang. At si ito lang, itong huli, ito kahapon, yung kanina lang, tsaka kahapon, yan, yung dalawa. Yun lang na-receive kong ano. Out of 30 plus yun ah. Out of 30 plus. Kasama pala si 100 guys. Kasama pala si 100. Ayan, hindi nila ako nagawang takotin. Okay? Kaya huwag kayong maniniwala. Tama, kasi malakas ang loob ko eh. Sabi naman ni Arlene Orlanda, may G25 ang Ola ng asawa ko simula pag-join namin sa group na to at sa payo ni Supremo, never na kami nagbayad sa ngayon. Sa ngayon, wala na sa kalahati ang namumulit na Ola. Yung iba, nagsawa na sa kapatext at kakatawag. Yes, Arling, guys, sinabi ko sa iyo, magkasawa yan. Alam nyo kung guys, kasi parami ng parami ng taong hindi nagbabayad sa kanila. Kasi nga illegal. Parami ng parami yung haharas nila. Parami ng parami yung taong itetext nila. Parami ng parami yung tatawagan nila. Hanggang sa nabubura na kayo, nabubura sistema nila, hindi na kayo tatawagan, iba-blacklist na lang kayo nila. Ganun lang yun. Nag-asawa yan. Okay? Sabi ni Paolo, buhay pa ako. Hindi naman, yung before, actually, yung 2019, medyo tanga-tanga pa rin ako, tanga-tanga din ako nun. So nag-bye-bye rin ako kaya umabot. Ang Ola ko noon, yung inalagaan ko dati is si Lone, si Tala, si Lone Chan, Kasyalo. Si Kasyalo hindi ako nagtagal, 3 beses lang ako. Si Tala, siguro naka 5 o 6 beses ako. Si Lone Chan, madami talaga. Si Lone Chan, inalagaan ko. Si Atomi, inalagaan ko.
tsaka si Pondo Peso. Sila-sila. Yan. Sila-sila yun. Nilagaan ko. Medyo okay man sa akin yun kasi parang napakinabangan ko yun naman. Parang hindi naman masyado masakit sa akin yung interest niya. No? Yung 2019, hindi masakit. Kaya pa yun. Kaya pa ng ano ko yun. Kasi si Lone Jump dati, si Lone Jump maayos din, parang chitala din yun eh, alam ko. Okay lang, alam ko buwan din siya yun, hindi na nakalimutan na, pero alam ko monthly din siya eh, monthly din yung ano niya, yung loan sa kanya, hindi weekly, monthly. Tapos yung interest, maliit lang. Kaya inalagaan ko yung si Longchamp. Medyo okay siya tsaka si Tala. Karoon din si Atomy. Si Atomy okay pa. Si Pen, si Pondo Peso o malang niya. Yun ako na, yun lang lang nagpaikot sa akin. Pondo Peso, nagloko sa akin. And, RoboCash. Forget ko si RoboCash. Si RoboCash talaga dyan. Kasi, takot ako dati dyan. Kasi, na, pipinirma ako sa kanya sa boot nila. Sa boot, alam niya yung boot nila. Pumirma ako dyan, kaya takot ako. Pero nung mga time na yan, nagbasa-basa na ako, wow, hindi ko na kaya ang ano. Wala, hindi pala nila kaya. Ngayon, araw-araw dumadaan ako sa RoboCash, pero wala naman. Sumisilip pa nga ako sa boot nila eh. Sabi sa akin ng mga tao, mag-loan po kayo. Naisip-isip ko, tanginan nyo. Hindi nyo kilala. Okay. Hindi mo nila ako makikilala basta-basta. Other comment natin, may fast cash din ako dati, tsaka si Tala. Almost 5 years na ata kay fast cash. Ano? Hindi ako makapaniwala sa'yo. 5 years ha? Ata kay fast cash. 6K utang ko dati kay Tala. 1K nasira si Pico that time. Kaya hindi ko na na-open ang app. Hindi naman na nila ako in-storbo. Ayun nga guys. Kasi ako rin kaya din. Nung nawala yung phone ko, sira yung phone ko, hindi rin na nila ako na-istorbo. Ini-istorbo nila contacts ko ako hindi. Sabi ni Tahat na, kailangan po ba Supremo uninstall na apps? Ang advice ko is denied, to make it sure na, i-denied nyo muna yung permission nila sa phone ninyo, tapos saka nyo i-uninstall para safe na. Ilang ang gawin nyo. Okay? So may mga questions pa kayo. So ulitin ko ay yung mga time na nilaga akong una. Nag-enjoy din naman ako yung that time kasi napakinabangan ko rin. Masaya din pero hindi kasi masakit. Hindi yung tulad na kumuha ka ng 3K o kukuha mo ng 1-8. Yung mga tipong full 1 week. Diba? Masyadong ano yun, masyadong balasubas. Si Dojab talaga yung nalagaan ko kasi nga monthly kasi siya, monthly. Tsaka maayos siya. Tsaka alam niya yung Facebook ko ha, si nag-chat pa kami sa Facebook ni Longchamp. Minsan mom, kahit sira yung ano ko, sira yung ano yun, yung system nila, binibigyan nila ako ng code sa, ano, sa FB. Pero hindi nila ako pinost si Longchamp. Hindi nila ako hinaras. Maayos naman sila. Pati si Atomy. Si Atomy nag-ano yun, hindi. One time, nag-file ng demand, gano'n. Pero sa marami, hindi ko na sila yun na. Yan, install ko na. Basta inalagyan ko lang yun lang mga. Si Tala naman kasi guys, binig ko sa inyo. Okay si Tala. Tsaka dati si Kasyalo eh. Ano niya, si Kasyalo, tsaka si Tala, talaga magkakompetensya sila kasi interest. Kasi hindi siya tao dito, mataas. Ang pagkakaalam o pagkakatanda ko nun dati, mas mababa kay Kasyalo kumpara kay Tala. Pero ngayon guys, nakapagtataka bakit biglang nag-boom si ano, naging balasubas na si Kasyalo. Sabi naman ni Shana, anong mga ola ang smart ad blobs eh? Ay, hindi ko alam sa kanila. Ayun guys, no? Kung try nyo, iwan ko ngayon si Longchamp kung okay pa ba siya. Pero kung okay pa ba interest niya, hindi naman siya masakit. Alam, si Tala kasi hindi ko na siya nabalikan. Sabi ko nga kay Tala, nag-chat ako kasi nawala kayo phone ko. Sabi ko sa kanila. Actually, ano yun eh.
2019 pa. So in the rest, kasi nawala kang account ko, lahat ng loan apps ay hindi ko na nakabayaran. Pero ang pinuno ko lang doon, si Tala, gusto ko talaga siyang bayaran. Kasi nga, sayang, napapakinabakan ko siya at maayos yung ano niya, maayos yung sistema nila. Tapos, ano lang, nung chinat ko si Tala, sabi nila naman, ano, paano ba ako makabayad, sabi ko sa chat sa kanila, kasi nawala yung phone ko. Ang reply nila, punta ka sa ganito, pasa ka ng www.plus, pasa ka ng ganyan. Ang dami-dami nilang pinapasa sa'yo, pabayaran mo na nga, kaya pahirapan ka pa nila. Siyempre may trabaho ako, kaya yung sa mga ano, hindi ko na inintindi, bahala na, huwag yung bayaran, kaya pahirapan pa ako. Ayun. Fast cash globe enhancement. I don't know kung ano sa kanila. Hindi ko nga alam kung paano yung sistema nila. Kung cheat computer generated or VPN or anong nila. Diba international number ang ginagamit? I don't know paano yun. Paano nila ginagawa? Yung iba't ibang number. Basta black on non-black magkasawa yan. Yung mga messages, huwag nyo nang basahin. Kung alam nyo, pag miningil na, ang haba, excuse me, yung haba, i-block nyo na. O haba-haba, hindi ko na yun babasahin. Delete ko na yun. May stress lang ako, babasahin ko pa yun. Kaya guys, sa inyo, huwag kayo magsawa, mag-block. Huwag kayo magsawa, mag-block. Sila mag-asawa sa'yo. Niwala kayo sa akin kasi so kaya sinabi ko, last year pa yan. 2019 pa yung akin. Iba eh. Diba? Sa inyo, kayo bago lang. Pero niwala kayo, mawawala din. May alam pa sa'yo. Lalo ka na, no, Helen. Kapulit-kulit mo. Sabi ko, mag-relax ka lang dyan. Diba? Ganun talaga, paghandaan mo. Andiyan na tayo eh. Matitira tayo sa sitwasyon. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo na takot ka, may text ka ng boss ba, patanggalin ka sa trabaho, text yung boss mo. Hintay mo muna gumawa ng action ng mga ola na yan. Hintay mo silang gumawa ng action. Okay? Tsaka tayo kumilos. Kaya sinabi ko sa inyo, kung kailangan nyo ng tulong ko, I will call your contact sa kung mag-experience sa kanila. Kaya sinabi ko, hindi yung libre. Boses sa puna ko rito, no, tsaka load, tapos ganun pa rin na lang. Naintindihan nyo na. Tapos yung mga sinasabi nyo, warrant of arrest, pero maniwala dyan. Yung arrest nyo kaagad, tanga-tanga naman ako. Ba't diba arrest nyo, wala pa namang hearing, wala pa namang investigation. Investigation muna yan, mahaba-haba pang nakaraan. Taon, parang taon pa bago nila ma-prove sa korte yan. Okay? Sabi naman eh, heads, Supremo, may nabasa ako sa GC, muntik na, actually, may nabalitaan na raw ako, daw ah, na may nag-suicide na daw, dyan sa loan up na yan. Kaya nga guys, sinabi ko sa inyo, i-subscribe nyo aking YouTube, manood kayo, tapos, sa mga taong na nangailangan ng tulong, na-depress din, pasa nyo yung link, pa-subscribe nyo sila sa aking YouTube channel para mapanood nila yung aking mga pinapost o in-upload na videos. Nandun lahat ang way para magawa natin sila na or matulungan natin sila sa kanilang mga problema. Okay. Ola lang yan. May magalala. Huwag nyo pagpapalit ang pamilya nyo sa ola. Yung pera dapat sa pamilya mo, huwag mo ibigay yan sa loan up niyan. Hindihan nyo guys. Anyway, doon sana sa ano, lapit na birthday ko, no. Relax muna tayo kasi tambay lang muna tayo. Hindi ko alam kasi pag in-upload ko ito sa YouTube, no. So, para kayo ko muna siyang i-upload doon kasi nagbanggit ako ng mga loan app dito. So, ini-delete ko rin ito after na live. Mahirap na. Baka makakita na nga dyan. Diba? So, ayun.
malapit na rin ang birthday ko, mag-birthday na ako sa June, ilan na, April, May, June, tatlong buwan na lang. Sana naman na magkaroon tayo ng parang party. So, syempre, hindi ko sagot, no? Kikipi tayo, no? So, kain lang tayo sa labas, ganyan-ganyan. Jollibee or kahit ano. Eat all you can, yung mga tao dito. Buffet, no? Kahit minsan mag-party naman tayo buffet. Sana kasi kayo, alam ko naman dito, wala, iba ito malalayo, Cebu pa, o yung mga taga NCR, kung gusto nyo mag-party-party, kain lang tayo sa labas, pwede buffet-buffet, man, relax-relax. Diba? Siyempre, hindi ko sagot yun, no? Kapag nga, nilibre nyo ako eh. yun lang, para matanggal ang stress. Dora, tsaka sa scammers. Alam mo yung tahimik na yung GC natin. Si Shana na lang ang maingay doon, totoo lang. Pero guys, no, ayun nga, tahimik na kasi nga nakamove na yung mga yun. Ewan ko lang kung maaalala pa nila ako in time sa paglipas ng panahon. Kung ano pa nila ako. Pero anyway, maganda na yun. At least nakamove na sila. Masaya na ako. Advance, happy birthday. Mabuhay ka na maraming katulad mo, sigurado bankrupt talaga. Advance, happy birthday. Sabi, thank you, heads. Sabi naman ito ni, hindi ko lang, nakalimutan ko pangalan mo. Parelax, relax na lang muna. Huwag isipin ang ola. Tama yan. So, heads, ang yun. Makati ka rin ba, Supremo? Yes, heads, Makati ako. Bakit libre mo ako? Tara, meet up tayo. Saan tayo kakain? Kahit ano lang, samgyupsal tayo, magsamgyupsal. Advance happy birthday, thank you sa inyo. Pero matagal-tagal pa, pero sana all, sir, makamove on. Yes, makamove on kayo. So, pa-Vikings ka, Supremo. Pa-Vikings, sagot mo, Shana. Sabi din Shana, lilibre niya raw ako, sagot niya raw. Ha, alam niyo yan. Siyempre, hindi ka namin makakalimutan. Advance happy birthday po. Anto? Bing po. Ano yan? Bing. Okay. No problem. Willing ako, boss. Diba? Ang saya-saya ng GC natin. Masaya tayo lahat ng GC. Ayun nga, pinapagaan ko lang yung inyong loob. Pinalalakas ko yung loob ninyo. Kasi kung mumukmo kayo dyan sa isang tabi, lalo kayong madedepress. Lalo na kayong masisira ulo nyo, kakaisip. Paano nyo babayaran? Iba nga sa inyo, guys. Diba? Na nakapaloy na ng video ko. Ano na eh, tapang na eh. Sana noon pa lang, no, kasi hindi ko agad ako nagsasali sa group eh. Kung alam lang nila yung video ko, marasa sana makisave. No. Today, no, sumara ngayong araw na to, yung mga depressed dyan, no, may mga loan apps dyan na utang. So, i-spread nyo lang yung video na huwag nyo nang bayaran. Alam nyo guys, hindi nyo naman sa YouTube channel ko ilan ng subscriber ko, nasa 300 pa lang. Ang sabi is 3,000 dapat kasi para mayroon akong income. 3,000 subscriber. Pero maliit lang yun, magkano lang naman yung income ko. Pero ito na yun. Siyempre, ito na mo naman, konti-konti pa lang ako subscriber. Hirap magparami. Kaya nga sabi ko guys, di ba, yung sasali sa GC, yung masasali sa GC, magpa-subscribe. Subscribe muna. Para may panghanda naman ako sa birthday ko. Ito matagal-tagal pa naman. Ano guys, meron ba kayong tanong? Ano ba pwede natin solusyon dyan? Na tingin nyo? Ayun no? Sked tayo meet up, mga newbie at estafador. Mga estafador, scammers. Okay? Estafador at scammers. Guys, ano, may gagawan, meron akong ano, gagawa ko ng t-shirts na bibenta ko. Parang yun na magiging, natin.
mag-iisipan ko pa, parang ibenta kong t-shirt yan, parang panlaban sa mga wala. No, pwede nyo sa open. May loan apps ka ba? Huwag mo nang bayaran kasi illegal sila. Yung mga ganong ilalagay ko sa t-shirts, tapos bibenta ko. No. Para ano yun, parang advocacy natin na ano to, illegal. Para mapasara na. Anyway, sana kung nalaman ko agad na meron palang ganito, sana hindi na ako nangutang para pambayad sa ulo. Alam mo, hindi ka lang nag-iisa. Marami rin nangyari sa ganyan. Go t-shirts. O, gagawa ko t-shirt, guys. Papaprint ako sa portal. Simple t-shirts lang para sa inyo. So, mag-design ako para yung advocacy lang natin. Alam niyo guys, may naiisip na akong may naiisip akong idea or para organization, gumawa tayo ng organization, pero I don't know kung possible sa atin na ganito. So, organization siya, parang guys, lahat niya, example, lahat tayo sa GC natin ay nare, sampo tayo sa GC natin, mag-aambag tayo ng nare, isang libo, lahat tayo mag-aambag, iipunin natin yon. Tapos ipauutang natin sa kapwa rin natin ka-members. Siyempre, tutubuan natin yon. Yung mga magiging interest nun is paghahatian yan by the end of the year. Siyempre, pag malaki na o ganun. At least, nagkakapera pa tayo. Yun ang iniisip ko para siyempre, pera din tayo. Diba? Nagkakapera din pa tayo. Pero anyway guys, ewan ko kung sarili ko lang din. May ipapautang din ako ng ganyan. Pero kung may organization tayo, ganito, para hindi na natin sila tawag dito, hindi na sila utang sa loan apps. Kasi ang mahal sa loan, sa mga ula, 1,000 eh. Sa atin sabihan, 20%. 20% lang yung tubo. Diba? Okay na yun. Nakakapagano tayo, tumutubo yung ating pera. Depende kung magkano maging contribution mo. Ayun ang naisip ko. Pero syempre, wala po naman sa inyo, wala naman kayong budget. Anyway, basa ulit ako ng comments, no? Kaya nga po, sabi ni Margie, sana wala nang masyadong problema. Sabi ni Mateo, sobrang po talagang nakatulong ka sa Supremo. Buti lang nandyan ka. Sa katangahan ko, nabenta ko pa motor ko para lang may bayad sa ula at halos nabaon ako. Pero ngayon, hindi na mawawala ng stress ko. O nga, kasi dati maingay kayo, ngayon tahimik ka na, Mateo. Ahead, magparami tayo, guys. Pwede yun pa, para co-op. Oh, guys, sabi ni Ahead, para co-op. Para co-op na, guys. Pwede tayo mag-co-op. Tapos ipapautang natin sa mga kahit ka-member lang natin ng GC. Siyempre, at least tiwala na tayo sa isa't isa. Diba? Pwede yun po. Nagkocontribute lang kayo, depende sa siyempre, may kasunduan tayo na kasunduan. Siyempre, hindi mo kayo magkocontribute ng masyadong malaki. Depende lang sa kaya ninyong ay contribute. Anyway, guys, kasi marami ako kasi guys, marami akong kilala kasi kaya sinabi ko, nagtatrabaho sa construction, maraming mga tao, workers, nagpapautang ako ng pera. So, ang tubo ko noon is weekly. Actually, weekly yun, ha. Weekly tubo ko doon. Eh, kung kayo guys, kung may contribution, magpapautang din ako sa mga ganyan. Wala problem ko po yun. Kung meron tayo ko. Ngayon sana, yung pinambayad nyo sa ULA, itong babayad nyo, ipapu-op na lang natin, gawa na lang tayo ng sarili natin organization. Po-op tayo, gawa tayo ng ganyan. Oo, Supremo, sobra akong matanong dati. Tignan mo, sabi ni Tahat Pateo, Helen, tignan mo to, parang ikaw to tuliro. Diba? Ganyan siya dati. Si Helen, ganyan din eh. Masyado siya makulit, hindi siya mapakalil. Takot at takot talaga. Lahat naman kayo takot at takot kapag tinexin yung boss ninyo. Ngayon trabaho ninyo. Lahat kayo takot at takot. Buti ako di ako nag-save ng number.
May kasi ako, guys, may technique kasi ako eh. Hindi ako mag-save ng number. Alam mo bakit? Sinesearch ko na lang sa message yung pangalan. Hindi ko na lang save. Doon pa lang, safe na ako. Kaya guys, kung gusto nyo, malalampasan nyo yan. Ako ang nagsasabi sa inyo. Madali lang yan. Ngayon guys, sa inyo na yun guys, kung gusto nyo mag-co-op. Kayo tayo mag-co-op. Depende sa inyo kasi total, di ba? Kaya sinabi ko, pwede tayo magpa-utang sa mga ka-member natin. Ngayari, example, ilang pa tayo sa GC? 50 tayo sa GC. O, tig-isang libo. Tapos, syempre, yung 50,000 na yun, ang tubo ng 50,000 na yun sa isang buwan, syempre 20% eh, ay 20% ng 50,000 na. Diba, malaki na rin yun. Yung mga 5,000, 10,000. Diba? Tama ba ako? 10% ng 5,000. Tapos 20%, 5,000. Yung 10,000 na yun, ang tubo natin, ipapaikot pa rin natin yung ipapakiikot yun. Hanggang sa pag na-complete na natin, pag the end of the year, so kung magkano yung naging income natin, magkano yung naging income natin, depende sa contribution mo. Yun magiging parte mo. So, yun ang magiging parte mo. Kanyari, magkano inambag mo 5,000 sa'yo, akin 2,000 lang. Siyempre, kukumpitin natin yun kung ilang percent sa'yo. Pupunta. Kung magkano yung magiging sahod mo, magiging patag dito parte mo, okay, yung yearly, so malaki yun guys, totoo lang. Isipin mo na lang na 1,000 tapos 50,000 like 100,000 yung malaki, marami tayo mapapautang. Baka may umutang ng 18,000 lang. Hindi guys. Kasi mapapautang lang tayo. Syempre naman yung pwede natin i-reach out. Pwede natin puntahan. Ganun lang. Pwede naman magtiwala. Pero syempre meron naman na doon. Meron naman yung pakunti-kunti lang. Yari, first loan mo 2,000, 3,000. So, parang nag-increase din. Parang din tayo, ola din tayo. Nag-increase din yung pag nakakabayad ka. Problema. At saka tayo, syempre, maraming meron man tayong pakiusap. Pag hindi nakakabayad, pwede interest lang, ganun-ganun. Hindi ba? Maganda kasi may co-op. Totoo lang. Pag ganun-ganun, at least minta, yung 2,000 lang yun ang bag mo, tapos pag at end of the year, may pera ka na. Yung pang ano pa na, yun ba? Baka may, sabi naman yun, pwede naman kahit 1,000 tapos, bawat isa, kahit once a month lang manghirang schedule lang, every week lang, kung ilan sila. Yes, pwede yun. Pwede yun. Natin. Diba? Depende yun. Kaya magkaroon tayo ng kasunod doon. Hanggang sa lumagoy na lumagoy yan, wala tayo lang problema. Matutulungan na nga natin isa't isa. Kahit sino sa atin pwede manghirang. Kahit ikaw may imbag ka, nangyari ako, manghirang din ako. Pahiram ako ng 20,000, loan mo na 20,000. So, kasunduan nyo natin. So, magagamitin yung pera. Oh. Dito, tutubuhan ko yung, babayaran ko yung. Lahat sino pwede yung umutang. Pwede, lalo na sa panahon ngayon, mas okay talaga yung may co-op para di na sila all account. Oh, guys, ganon. Ang, kasi ganyan sistema ko, guys. So, kapag may co-op tayo, ang gagawin na lang natin is, pag lumago yung pera natin, pwede umabot ng million yan. So, kapag million na, ang gagawin na lang natin is, yun nga, kasunduan, paper, tsaka kailangan napupunta natin yung tao sa bahay, CDCI natin, may ano din tayo, CDCI natin, ganito, ganyan-ganyan. Ipapahiramin ng malaki. Yung tipong, maliit lang muna. Tsaka, kasi kayo, kung may mga kakilala naman kayo, syempre, kakilala, may refer kayo kapatid nyo, kaibigan, yung gusto rin na kailangan umutang. Pwede kasi meron tayong fans, kaya ipahiram sa kanila, tubuan natin, o ganun. Walang problema, hanggang sa, hindi nyo napapansin, by coming years, malaki na yung pera natin sa banko na. O, pwede natin pagkatian yun, kaya naman yun. Hindi nyo sana ako.
na dapat surrender lang bukod sa tiwala sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Ayun guys, siyempre pagpapautang nyo naman tayo, kailangan may ATM, ganun-ganun. Para doon natin kapatas yung sasahod nila. At sa inyo yun guys, kung gusto nyo mag-winay mag-co-op, wala problema. Situate na yung pera ninyo, kung ako mag-handle niyan, nasa safe yan. Palalagoy natin, palalagoy niya. Tsaka hindi naman malaki. Diba? Hindi naman malaki. Kunti lang naman. So, ngayon, kung gusto nyo, mag-loan kayo sa loan app. Kunin nyo yung pera ninyo. Yung silang bayaran. Co-op nyo na lang. Ganun lang kasi. Kaya mapapanguta. Kasi tayo, kilala natin yung isa't isa. Siyempre, dumadami na tayo eh. Kilala na natin yun. Yun ang naisip ko. Kung papayag kayo, dati, may 1,000 doon ang 1,000, yambag nyo, tapos papamunta, gano'n yan. Isa naman napunta, yung 2,000 na yan, isa napunta naman sa loob. Diba? Ipakopin na lang natin. Okay, naitindihan nyo sana ako. May tanong ba ba? Ay, ano oras na? O, 9:12 na. Ang bilis naman ng oras. Isang oras ako lang sasalita. Kasi, 12 eh. 12 pa ako nang sasalita. Ay. 8:12 ako nung nag-start yata nun eh. 8:12. Ang gabi. 8:12 pa ako nang sasalita. Oras na. O, hindi na naman bayad to. Wala man lang akong pangkape. Ayun guys, tsaka natin pag-isipan yung co-op natin kapag agree na yung mga kamember natin. Walang problema. Basta sa ngayon, harapin muna natin yung mga loan wala na to. Ito, pagtuunan natin yung mga taratado, mga loan up na to. Mga nangaharas. So marami pa nangailangan ng tulog. Kailangan nila tayo. So, as of na yung mga nanonood naman sa akin, nandito, puro nasa JC ko naman kayo lahat eh. So, advice ko talaga sa inyo, effective yan. Sundin nyo lang ako. Marami na akong, marami na nagtiwala sa akin. Okay, agree ako, 100%. Oo, tama. Paano yan guys, gabi na, no, alas 9 na, ako maglalaro naman ako ng games ko sa, kasi cellphone yung gamit ko eh. So, maglalaro naman ako ng games. So, pampaan to. No? So, next video ko ulit by Sunday. Every Sunday mag-upload ako. Sana hindi ako busy. So, tambay ulit tayo sa mga tanong ninyo. So, mag-invite pa rin ako sa GC natin ng mga bagong members. Hanggang sa tayo dumami ang dumami. Okay? So, guys, para na ito. Good night na. So, have to go na. So, gabi na. Okay? So, ayun. Good night. Thank you, Suprema. Thank you din sa inyo. Thank you sa tiwala. Magpasalamat din ako sa inyo kasi nagtitiwala kayo sa akin. Na ganun lang kasimple ang gagawin natin. Okay? So, guys, good night na, no? End ko na yung aking live video. So, kita-kita na lang tayo sa GC natin. Usap na lang tayo sa GC natin. Magandang gabi sa inyo lahat.